cash register machine tapes or yung POS receipt. Makikita nyo yan dahil madalas kayo sa mga malls, madalas kayo sa mga department stores, hindi na sila nag-i-issue nung manual receipt. Pipindot-pindot na sila dun para sa isang POS machine o para dun sa isang cash register machine. Maglalabas na siya ng resibo. At ang resibong yan ay parang ganito yung matatanggap nyo. Ayan. Ito. Yan yung matatanggap mong resibo. Pag-usapan natin, itong mga BIR officials, lalo na yung mga revenue officer, dinidisallowed yung resibo. Ito. As a proof. Pag sinabi kasing proof, ebidensya. Importante sa ating batas na tayo ay may ebidensya. As proof ng expense. Ayon. Bakit daw? Bakit? Kasi wala daw yung pangalan mo, wala yung address mo, at wala yung TIN mo. Kaya hindi pwedeng i-allow as proof of expense. Ang tanong is, tama ba itong mga BIR officials na to? Kaya ako ginagawa itong video to. Merong isang revenue officer, pinirmahan niya yung notice of discrepancy. Nilagay niya sa pangalan niya, attorney, period. Tapos yung kompletong pangalan niya, tama, CPA. Tapos sa baba, siligay niya, revenue officer number 3. Nakakatuwa. Isang lawyer, at the same time, isang CPA. Napakadaming pinag-aralan. Dalawa-dalawa lisensya. Ako nga, isa lang lisensya ko, CPA. Hindi ako naging tax agent. Naging tax agent ako dahil yan. Pre-promote ko noong 1999. Tapos ngayon, ayaw ako bigyan ng BIR ng tax agent license. Pag-usapan natin mga taxpayer kong minamahal. Tama ba ang naging assessment nitong attorney let the attorney CPA o CPA lawyer na i-disallow ang valid expenses ng isang taxpayer? Maliit man siya o malaki, kailangan pag-isipan natin. Kasi sinasabi sa batas, hindi makatwiran, sabi ng ating Supreme Court, bahagi ng legal system kasi ng ating bansa, yung sinasabi ng Supreme Court, hindi makatwiran na i-disallow mo yung expenses na yan kung ang POS machine ay wala lang pangalan niya, address at TIN. Pag-aralan nga natin yan, mga minamahal kong mga takapagpakinig. Una, pag-uusapan natin allowable deduction, at yan po ay nasa Republic Act 8424. So para daw maging allowable deduction ang isang expense. Ang isang expense ay dapat maging ordinary, necessary. Saan magiging ordinary at necessary ang expense? Sa trade, sa business, at sa profession, practice of profession. So para maging ordinary, nire-require na magkaroon ng substantiation. So may sinasabi ritong substantiation requirements. Hayaan ninyo ako, mga minamahal kong ka-taxpayer, nabasahin ito sa inyo. Ganito po ang nakasulat. No deduction from gross income shall be allowed under subsection A hereof unless the taxpayer shall substantiate with sufficient evidence. Ano ho ang hinihingi? Isa lang ho yung hinihingi. Sufficient evidence. Sufficient evidence. Yun lang ho yung hinihingi. Wala nang iba. Ngayon, may binanggit kung anong klaseng sufficient evidence, pero hindi ito end all and be all. Ibig sabihin, hindi lang ito yung pwede nyong gamitin. Nagbigay lang siya ng example. Ang sabi, such as official receipts or, gusto kong i-underline nyo yung word na or, adequate
records. Ang substantiation daw, the amount of expense being deducted, number one, amount, and number two, direct connection or relation of the expense being deducted to the development, management, operation, and conduct of the trade, business, or practice of profession. Maliwanag na binabanggit, mga kaibigan kong minamahal, ang requirement lang, meron kang sufficient evidence. Hindi sinabi na ito lang yung sufficient evidence. So, pwedeng kahit anong klase ng evidence. Ha? Basta nagpo-fall siya sa sufficiency. So, hahanapin mo ngayon yung definition ng sufficient evidence. So, yung evidence, makikita mo yan sa rules of court. Yung sufficiency, makikita mo rin sa rules of court. So, kailangan mo pagduktungin yung dalawang definition ng dalawang terminolohiya. Sufficient and evidence. Sabi, official receipt. Pag may official receipt ka, good na kagad kasi minention. Sa sumunod doon, adequate record. Sino ang magsasabi ng adequate record? Yung CPA lawyer ba? O yung taxpayer? Siyempre yung taxpayer. Kasi siya yung nakakaalam ng kanyang record. Ngayon, ano yung adequate? So, titingin ngayon tayo sa mga history ng Pilipinas para malaman natin kung ano yung adequate. At ang pinag-uusapan, expense. At ang pinag-uusapan na evidence na sinasabi ng taxpayer na ebidensya niya sa pagkiklaim ng expense, POS receipt or CRM receipt or other word, tape receipt na walang pangalan ng taxpayer, address at TIN. Pero, ang tanong is, sufficient evidence ba ang POS receipt? The answer is yes, because may amount. Diba? May amount ang ano eh, POS machine eh. And number two, marerelate kasi ang taxpayer lang naman ang may karapatan at mayroong pribilehiyo na i-relate niya sa kanyang development, operation, and management transactions yung kanyang expense. Eh, anong alam ng CPA lawyer kang kahit lawyer CPA ka, hindi porket lawyer CPA kaya tama ka, bossing, ha? Hindi. Basahin mo yung Section 34. At ang Section 34 ay very special law because ang dinidiscuss niyan ay substantiation requirement para sa expense. Ang gusto mo kasing i-impose e substantiation requirement para sa input tax. Basahin ngayon natin yung ginamit nung siraulot tarantadong CPA lawyer na yan. Ano? Ito yung ginagamit niya. RR 16-2005. Sabi dito, basahin natin, a cash register machine tape, ayan yung POS, issued to a registered buyer shall constitute valid proof of substantiation of tax credit. Paki-underline yun. Tax credit. Only if it shows that the information required under Section 113 and 237 of the tax code. So, pinag-uusapan dito, lawyer na CPA, huwag mong ipa-ano yung katukmulan mo. Ang pinag-uusapan dito, substantiation of tax credit. Ano ba yung tax credit na sinasabi dito? Ha? Makinig ka, ha? Tax credit. Yun po yung input tax or VAT input. Okay? So, kung yung tape receipt o yung POS machine, walang pangalan, walang address, at walang TIN nung buyer, ikaw yon, hindi mo siya pwedeng i-claim na input tax. Ang tawag dyan, disallowed input tax kasi violation ng RR 16-2005. Pero kung nag-violate ka ba ng RR 16-2005, nag-violate ka ba ng Section 34 ng tax code? Hindi, kasi magkaiba yung topic. Yung isa, special law para sa input tax. Yung isa, special law sa para sa expense or deductible expense.
So, there is no conflict para pagsamahin mo sila. Okay? Para dun ho sa mga taong nanonood, nakikinig ngayon, na meron kayong ganitong klase ng assessment. Ganyan ho yung pagpepresenta. Ngayon, kung hindi ho kayong marunong gumawa ng reply dyan, at ang laki-laki ng assessment na din na tina-charge sa'yo due to POS receipt, wag ho kayong mag-alala. Meron ho akong template na binebenta. Okay? Tawagan nyo lang ho yung mga telepono na nandito or i-text kung bibili ho kayo. Okay? At kung kailangan nyo naman hong konsultahin ako tungkol sa mga problems nyo sa opisina, pwede ho kayong bumili ng oras ko. Or bumili ng mga video na katulad nito na nag-e-explain kung anong dapat gawin nyo sa mga tax problem nyo. Tandaan ho ninyo. Ha? Kumuha ho kayo ng mapagkakatiwalaan nyo na hindi nagbebenta na sila ay may connection sa loob ng gobyerno. Okay? May mga connect. May connection ako eh. Kayang-kaya ko yan. Bago, incompetent yan. So with that, mga ka-taxpayer mahal, peace and happiness be with you for life.